Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pangatlong linggo po ng muling pagkabuhay. Upang tayo may karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, taus-puso po natin aminin ang ating mga kasalanan at hilingin sa Panginoon ang kanyang pagpapatawad at habag. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Na
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakataon ng bagong kaloob upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan, mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito, sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't-mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit muli siyang binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko kaya't hindi ako matitigati. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawang ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos. Aksatsi kami lahat sa bagay na ito nang itaas siya sa kanan ng Diyos. Tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipagkakaloob sa amin. Tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo'y dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko na ikaw ay magkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin.
Pinupuri ko ang poon na sa aki patnubay. Kahit gabi diwa niya, ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang di nawa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay magalak. Sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyong siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo. Ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Anupat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kasulat ay liwanagin, kami ngayon pag-alabi. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Inuloy sa amin, nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayon tinatawag na Emmaus,
May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong ni Jesus. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagtungo sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila siya nakita." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal nga ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanilang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan, at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga si Jesus sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Tsaka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At wika nila, "Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinaliliwanag sa atin ang mga kasulatan." Noon din, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, nagpakita kay Simon, at isinalaysay naman ng 2 ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala sa paghahati-hati ng tinapay. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa ating lahat. Sa ating pong pang-araw-araw na karanasan, alam po natin na kapag may nawawalang tao sa ating buhay, ay ang ating lungkot at lumbay ay nakabatay o nasusukat
sa kung paano malayo o malapit tayo sa taong nawala o lumisan. Dito po sa ating Ebanghelyo, malalaman po natin na itong dalawang alagad na pabalik ng Emmaus ay mahalaga sa kanila si Jesus. Bakit po? Nalulungkot po sila, nalulumbay. Na ibig sabihin, sa kanilang pagiging disipulo, alagad, tagasunod ni Jesus, sila'y nagkaroon ng matibay-tibay na ugnayan sa kanya. Kaya naman, ano po, babalik sila sa kanilang bayan dahil para sa kanila wala nang silbi, walang saysay ang manatili sa Jerusalem sapagkat ang taong kanilang sinusundan o ang Diyos at dakilang guro na kanilang sinusundan ay inilibing. Nagugulumihanan sila, hindi pa sila naniniwala, ang akala nila na wala na talaga ang kanilang dakilang guro. Nalulungkot. Mahalaga si Jesus sa kanilang buhay, kaya nung mawala si Jesus sa kanilang paningin, sila'y apektado. Ito yung maganda, ano mga kapatid, na kapag ka napawalay sa Diyos, dapat nalulungkot. At ano bang mga pagkakataon na tayo napapawalay sa Diyos? Sabi nga po ng ating basic catechesis, ano po, kapag tayo nagkasala, hindi ang Diyos ang lumalayo sa atin. Tayo napapawalay sa Diyos sapagkat tayo po ang lumalayo sa Kanya sa ating pagkakasala. At dapat tayo'y nalulungkot, nalulumbay sapagkat napalayo tayo sa Panginoon. Itong dalawa na ito, hindi pagkakasala ang sanhi ng kanilang pagkawala ng Diyos sa kanilang buhay. Pero hindi naman talaga nawala ang Diyos. Bakit? Ang ating Panginoong Jesus ay hindi naman talaga po lumisan sa kanilang piling, hindi umalis. Sapagkat sa gitna ng kanilang kalungkutan, sa kapighatian, sa kanilang pagluluksa na siya'y nawala, si Jesus ay nakikipaglakbay pala sa kanila. Ito yung maganda, ano po. Kaya sabi ko po, kailan ba nawawala ang Diyos sa ating buhay kung tayo tumatalikod at nalulungkot tayo, ano po? Subalit, sa gitna ng ating kalungkutan ay dapat parati nandoon buhay ang pag-asa na ang Diyos ay nakikipaglakbay pa rin po sa ating buhay pananampalataya. Amen? Huwag natin iwawaglit sa ating isipan, ano po, na kapag ka sa tingin natin ang ating buhay ay napalayo sa Diyos, tila bagang wala ang presensya ng Diyos sa ating buhay, sa anumang paraan, asahan po natin, dapat parating andoon, buo ang pag-asa, buo ang pananalig at paniniwala na ang Diyos ay nakikipaglakbay sa atin parati sa buhay pananampalataya. Kaya nga sabi sa ating pangalawang pagbasa ay pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. Pinahahalagahan. Kaya ang dalawang disipulos ay pinahahalagahan ni Kristo. Hindi sila apostoles, disipulos, mag-aaral. Andoon kung saan siya nangangaral, andoon sila upang matuto. Ngayon na sila'y pabalik sa kanilang dating buhay sa Emmaus, sa gitna ng kanilang kalungkutan, nakipaglakbay si Jesus upang akayin sila pabalik at papalapit sa Kanya. Napakaganda mga kapatid. Sa katunayan, ang kasaysayan ng dalawang disipulos na ito sa kanilang pananampalataya ay ito rin yung kwento ng buhay Kristiyano natin. Ano po? Nakikipaglakbay ang Panginoon sa ating buhay pananampalataya upang akayin tayo papalapit,
papalapit sa Kanya. Ganyan po ang ating Poong Jesus Nazareno. At napakaganda kasi sa gitna ng kalungkutan at lumbay nitong dalawang disipulos ay hindi po nila isinara ang kanilang puso't isipan sa salita ng Diyos. Dayuhan ang tingin nila kay Jesus. Ikaw lang siguro ang dayuhan na hindi alam ang mga pangyayari sa Jerusalem. At ito'y naging hudyat para kay Jesus, Poong Jesus Nazareno upang balikan ang kanilang mga narinig bilang mga disipulos. Ang kahahangal nga ninyo, hindi ba't ang lahat ng ito ay dapat mangyari bago makamtan ng Jesus Nazareno ang kanyang katayuan at lahat ay kanyang ipinaliwanag ayon sa ating Ebanghelyo. Bukas ang kanilang isipan at puso sa salita ng Diyos. Doon sila muling naantig. Doon sila muling nabuhayan. Kaya nga, sabi nila, iba ang kanilang nararamdaman habang ipinaliliwanag ni Jesus Nazareno sa kanila ang salita ng Diyos. Sa gitna ng mga saklap, mapait, at hindi kanais-nais na pangyayari sa ating mga buhay, mga kapatid, nagigipaglakbay ang Panginoon sa atin at dapat ang ating pong sasandalan at pananaligan ay ang kanyang presensya at ang kanyang salita. Kanyang salita, mga kapatid, mahalaga. Kaya nga po, parating itinuturo ng simbahan, magbasa tayo ng Biblia. Advanced na ngayon ang ating technology. Halos lahat po tayo may cellphone. Sana po ang cellphone nating hawak-hawak, mga pagpagmamayari, ay hindi lamang magdala sa atin upang maging magagaling tayong maglaro online. Magagaling magsugal online. Kundi ang teknolohiya na ito ay dapat magdala rin sa atin upang matuto ay maging magagaling tayo magbasa ng Biblia. Mayroon pong mga libre po na Biblia sa apps at Play Store na ating pwedeng i-download. At sa kung tayo po'y nakasakay sa jeepney, kahit nata-traffic, ang traffic ay dapat ito'y maging pagkakataon upang magbasa ng Biblia sa ating cellphone o kaya magdasal sa pamamagitan ng ating cellphone. Dasal man yan, pagbabasa man yan ng Biblia, lahat ng ito ay inspirasyon at salita ng Diyos na ipinararating niya sa atin. Ano pa? Ang ating mga debosyon. Sa ating mga debosyon, minsahe rin niya ng Panginoon na tayo'y hinihikayat niya magkaroon ng mas matatag, matmatibay-tibay na ugnayan. Meron tayong debosyon, siyempre, sa ating Poong Jesus Nazareno. Meron tayong debosyon sa ating patron, San Juan Bautista. Meron pang ibang mga santo na ating pinagdidibosyonan. Ang lahat ng ito, mga panalangin, mga debosyon, ay inspirasyon na nanggagaling sa Panginoon upang tayo'y mapalapit at mapalapit sa Kanya. Yan, dapat bukas ang ating isipan at puso upang lahat ng mga mensaheng ating nakukuha, nalalasap, natatanggap sa ating mga pagdarasal, sa mga debosyon nating ginagawa, higit sa lahat sa pakikinig sa salita ng Diyos, ay dapat ito'y nagpapatibay, nagpapatatag ng ating ugnayan sa ating Poong Jesus Nazareno. At panghuli, dahil dito sa kanilang pagkikinig sa paliwanag ni Jesus Nazareno,
sa salita ng Diyos. Dahil sa kanilang naramdaman, kakaiba, inspirasyon, inanyayahan nila si Jesus na magkisabay sa kanila, sa kanilang tahanan. At doon, sa paghahati-hati ng tinapay, muling nabuksan ang kanilang pananampalataya at muli nilang nakilala, ito nga si Jesus. Nazareno ang ipinako sa krus, buhay nga siya. Kani-kanina lang walang pag-asa, malungkot, nagdadalamhati. Ngunit sa paghahati ng tinapay, doon nila nakilala muli si Jesus, sapagkat ang paghahati ng tinapay, pagbabasbas at pagbibigay sa kanila, pagbabahabahagi, ito'y tatak Kristo. Tatak Kristo, mga kapatid. Paano nga nila nalaman? Kasi nga po, sila'y disipulo. Saan man si Jesus nagtutungo at nangangaral, nandun sila, nakikita nila. At hindi ito ang paunang pagkakataon na natunghayan nila at nakita at nakibahagi sa paghahati ng tinapay kasama si Jesus. Andoon yung pagpaparami ng tinapay para sa 5,000 katao, pagpaparami ng tinapay sa 7,000 katao, na kung saan binabasbasan ni Jesus, nagpapasalamat sa Diyos, pinagahati ang tinapay, ipinamamahagi. Kaya nung ito'y mangyari sa hapagkainan nila, nakilala nila, ito nga, Kristo nga ito, Jesus Nazareno nga itong ating kaharap. Mga kapatid, lahat po ng ating mga debosyon, lahat po ng ating mga pagdarasal, lahat po ng ating pagbabasa ng banal na Biblia ay dapat magdadala sa atin walang iba kundi sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Amen? Kung ang ating mga debosyon, kung ang ating mga pagdarasal, kung anuman ang ating mga nilalahukan na mga pagkilos sa simbahan ay magpapalayo o kaya nakahahadlang sa atin sa ating pagganap, pakikiisa sa banal na Eukaristiya, ay hindi po nagbubunga ang ating pakikinig sa salita ng Diyos. Lahat ng ito, mga pagkilos, relihiyoso, prosesyon man yan, pagnonobina man yan, mga debosyon man natin, o kaya kahit ang ating pagiging aktibong miyembro ng anumang organisasyon, ano bang organisasyon kinabibilangan mo? Yan ba kapatid ay nagpapalapit sa iyo at nagiging daan upang maging palasimba ka? Dapat. Kasi kung hindi, ibig sabihin, nalilihis, konti ang iyong pansin. Kung hanggang pagiging membro ka lang ng organisasyon at hindi ka nagiging palasimba, kung ikaw ay deboto lamang ng kung ikaw ay nagiging nananatili lang deboto ni Jesus Nazareno pero hindi ka nagiging palasimba, may mali, kapatid. Lahat ng ito, pagdarasal, pakikinig sa salita ng Diyos, debosyon, pagiging miyembro ng anumang organisasyon ng simbahan, dapat mauuwi ang lahat sa pagigisalo sa hapag ng Eukaristiya. Bakit? Ito yung rurok ng ating pananampalatayang Katoliko. Dito natin nakakasalamuha ang banal na Diyos. Nakakasalamuha. Higit sa lahat, dito natin nakikiisa. Dito tayo nagkakaisa. At dito tayo nakakaisa ni Kristo at si Kristo ay nakakaisa sa atin. Sabi ni San Pablo sa kanyang mga sulat, ang sino mang tumanggap sa akin, ako'y mananatili sa kanya. At siya na may mananatili sa akin. Mangyayari lamang yan sa banal na Eukaristiya. Kaya sa ating pagpapatuloy ng banal na Eukaristiya, mga kapatid, at sa pagtanggap po natin ng banal na komunyon, muli po mapag-ibayo natin ang ating debosyon,
ang ating pananampalataya kay Jesus Nazareno at pagkatapos natin magdiwang katulad ng dalawang alagad na patungong Emmaus, hindi nagpatuloy bumalik sa kanilang dating buhay. Anong kanilang pinagpatuloy? Ipinagpatuloy ang pagiging alagad ni Jesus at ipinagbunyi nila. Hindi lang pinagbunyi, ipinamahagi. Nakita namin si Jesus, naranasan namin si Jesus, buhay nga siya. Saan natin ipakikita ang buhay na Jesus Nazareno? Buhay ang Jesus Nazareno para sa atin kung ito'y makikita sa ating mga gawa at maririnig sa ating mga salita araw-araw sa ating buhay. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang. Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may gatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Nalulukluk sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, habang tayo'y naglalakbay tungo sa kaganapan ng paghahari ng Ama, alalahanin natin kasama natin siya bilang kamanlalakbay at kailanmay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Dumulog tayo, Ama, manatili ka sa amin. Ama, manatili ka sa amin. Pagpalain mo ang mga pinuno ng aming simbahan at bansa upang huwag silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig, at mga nasa laylaya ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Gabayan mo ang mga nahaharap sa mga krisis sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Bigyan mo ng sapat na lakas ang mga psikolohista, spiritual directors, guro, coaches, at iba pang tulad nila. Matiwasay nawa nilang maakay ang bawat tao sa tamang landasin. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumao naming kapatid. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Tulad ng mga disipulong nakapiling ng iyong anak sa daan tungo sa Emmaus, patatagin mo kami, Ama, sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito habang aming iniaalay ang aming mga panalangin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, ang anak mo, at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming hati,
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alin ng iyong sambayanang natutuwa. Sa pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo to sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob na kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid nam na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Manalangin tayo sa Diyos, alinsunod sa itinuro sa atin ng ating manunubos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban na kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat na kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumain niyo lahat. At sumain niyo rin. Magbahagiran tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluot po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis at nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa banal na piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Christ.
manalangin. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo ko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumukop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Hesukristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamitin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng may mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.